Magandang gabi at happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang gabi. Happy Sabbath na po ba? Okay, sapagkat yung ating pong topic ngayong gabi ay may kinalaman dun sa araw ng Sabbath. So, salamat Sister Rachel. Hindi ako nagkakamali, Sister Rachel, sa yung napakagandang mensahe ng kanyang inawit kanina. Ang sabi sa awitin, ang panahon ay malapit na, kaya kinakailangan nating maghanda sapagkat ang panahon ay malapit na. So yun, paulit-ulit po yung sinasabi. Parang naiba yata yan, Brother. Balik tayo. So ngayong gabi ay patuloy pa rin po nating pag-aaralan ang pinamagatan na tema na Almost There. At ngayong gabi tayo po ay nasa ikalawa sa panghuling paksa ng ating pag-aaral na ito pong gabi na to, matapos nito, nasusunod po ng gabi, ito na po yung ating huli, kaya wag na wag kayong mawawala. Kaya naman kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay gabi-gabi sa ating pong pag-aaral na ito na may kinalaman tungkol sa buhay ng isang Kristiyano habang at samantalang siya ay naghahanda. Ngayon ay nais ko rin pong i-recognize yung ating pong mga professors and faculty na sumuporta sa atin. Nandito po, nakita ko kanina si Professor Begofria. Pwede po bang pakitayo, sir? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ang inyong pong presensya ay talagang nagpapalakas sa amin. Nandito rin po ang ating pong professor sa computer. Kilala niyo po ba yung pinakagwapo na nasa video na yan? Si Sir Win Pasamba. So salamat po Sir Win sa inyong pong pagpunta dito upang kami suportahan at bigyan ng magandang mga video. Gusto rin pong i-recognize at pasalamatan yung presensya ng aking mga magulang na nagbigay po ng time. Si Pastor and Mrs. Freddy Matera, maaari ko po ba kayong manyayahan na tumayo? Okay, so yun po yung aking mga magulang nasa hulihan. Salamat po sa inyo pong pagsuporta. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuko para sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan po namin, Panginoon, tunay na dinadakila namin ang inyong pangalan sapagkat sa gabing ito kami muli ninyong tinipon sa bulwagang ito upang mapag-aralan ng isang napakahalagang paksa. Nanupat sa buhay namin na ito, alam po namin na minsan lang ang aming buhay. Subalit kung kami ay patuloy na magsasaliksik ng inyong banal na espiritu, lalong-lalo na ang pagsamba sa inyo, ay magkakaroon kami ng buhay na mayroong dahilan, buhay na nakapokus lamang sa inyo. Nawa ang aming pong dalangin ay patnubayan nyo kami ng inyong banal na espiritu sa aming pag-aaral na ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus. Amen. So ngayong gabi ay patuloy po pa rin tayong mag-aaral at ang ating tema ay may pinamagatang pagsamba ng mga naghihintay. Tayong mga naghihintay sa napakalapit ng pagdating ng ating Panginoon ay tinatawagan din naman ng ating Panginoon sa isang payak, sa isang tunay na pagsamba. At ngayong gabi ay huwag po kayong kukurap. Kumapit na kayo sa inyong mga upuan at atin pong iisa-isahin at sasaliksikin ang ating mga banal na kasulatan kung ano ba ang itinuturo nito at ano ang kahalagahan nito sa atin pong buhay bilang Kristiyano. So atin pong bubuksan ang mga pahina ng banal na kasulatan. Kahapon ay atin pong napag-aralan. Ito po ay, ano pong bundok to kung matatandaan nyo? Ito po yung Mount Sinai. Ito po yung bundok ng Sinai kung saan ipinagkaloob ng ating Panginoon yung kanyang 10 utos. Nanupat kanya pong ibinigay mismo ito doon po sa ating mga unang magulang na sa pamamagitan mismo ng kanyang sariling mga sulat ay naisulat ang 10 utos na ito. Nanupat napatunayan natin kagabi yung kahalagahan nito. Maraming salamat po, Pastor Jesta, sa inyo pong patuloy. Na narito po sa ating presensya, siya po ang main advisor ng MA. Tama po ba, Mr. President? Okay. So ito po ay sinulat mismo ng ating Panginoon at binigay sa ating pangunang mga magulang. At ngayong gabi, nasabi ko nga po sa inyo kahapon ng gabi, na particular po nating pag-aaralan yung utos na may kinalaman dun sa ika-4, yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi sa Exodus 23:17, kung inyo pong matatandaan yung inyong mga lesson nung high school pa at maging doon sa atin pong lecture sa atin pong College of Theology, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit,
Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa. Mga kapatid, tuloy, huwag kang gagawa niyo ang iyong asno. Di ba may mga nakasulat po dyan? Basta. So ibig sabihin mga kapatid, ito pong ika-apat na pagsambay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Ito po ay tumutukoy dun sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ano ba't ipinapakita ng napakaralan po natin kagabi na kung tunay na iniibig natin ang ating Panginoon ay susundan natin at tutuparin ang lahat ng kanyang iniuutos. So ngayong gabi, ito po ang ating pong particular na pag-aaralan. At mag-uumpisa po tayo doon sa istorya ng paglalang. Sa ngayon sa Genesis 2:3, at nayari ang langit at ang lupa at lahat na natatanaw sa mga iyon, pagpapatunay na ang lahat ng ating magandang natatanaw sa kasalukuyan hanggang sa mga hinaharap, ang lahat po ng iyan ay yari ng ating Panginoon at walang ibang naglalang sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos. Simula noong paglalang, kaya naman mga kapatid, ganun kahalaga yung pagpapahalaga ng ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ano po ang sabi sa Genesis 2:2? At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang kanyang ginawa. Mga kapatid, ito po ay pagpapakita sa atin, ito ay pagpapabalik tingin sa atin na tayong mga tao ay hindi gawa sa unggoy. Gawa sa unggoy, tama ba? Galing sa unggoy. Ito ay pagpapabalik pansin sa atin na tayong mga tao, tayong mga gumagalaw ngayon ay hindi hayop yung ating pinagmulan, kundi tayo'y galing sa isang banal, isang tunay na Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. So ito po ay pagpapakita, kaya naman mayroon po tayong tinatawag na pagsamba. Nanupat ang ating Panginoon ang lumikha ng langit at ng lupa, lahat ng mga hayop na ating natatanaw, siya po yung great designer ng lahat, na wala po tayong makikita ang ibang kagaya ng ating Panginoon. Nanupat, ganun na lamang yung kanyang great, yung kanya pong artistic na magagawa, ganun din naman yung kanyang pag-ibig. Ginawa na nga tayo, tayo yung mga galing sa alabok ng lupa, subalit pinakitaan pa rin po tayo ng ating Panginoon ng isang pagpapahalaga sapagkat mahal niya tayo at nais niya tayong bumalik sa kanya. Okay? So lahat po ng nakikita na kahit yung mga malaking dagat, lahat ng mga magandang tanawin, mga falls, kahit saan kayo magpunta, kahit maging sa Amerika man kayo, sa Mindanao, marami din doon mga magagandang falls. Yan, lahat ng mga magagandang bulaklak, lahat ng mga bulaklak na binibigay po natin doon sa ating mga mahal sa buhay, yan po ay gawa rin ng ating Panginoon. At kung mapapansin po natin, maging yung mga korte, yung mga kagandahan nito ay nagpapakita pa rin sa isang mabuting Panginoon na atin pong pinagmulan. So yun po ang ating pag-aaralan. Ngayong gabi, papansinin po natin yung verse na aking binasa kanina. Ulitin po natin yung pagpapahalaga ng Panginoon sa araw ng Sabat. Ang sabi sa Genesis 2:3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ano po, ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang nilikha at ginawa. Ito parang araw ng Sabat ay napakahalaga sa ating pagsamba sapagkat sa loob ng anim na araw, bago yung ikapitong araw ng paglalang ng ating Panginoon, lahat ng yun ay walang sinabing pinakabanal. Subalit malinaw na sinabi ng banal na kasulatan na maliban doon sa unang araw na nilikha ng ating Panginoon, doon sa ikapitong araw ay isang espesyal na araw para sa atin. Sapagkat ang sabi doon, yun daw ay kanyang binasbasan, ipinangilin at ipinagpahinga. So tatlo po, napakahalaga. Napakahalaga nitong araw ng Sabat na anupat tinuunan, binigyan ng pansin ng ating Panginoon. Okay. So ito po ay pagpapakita sa atin na mayroon pong maglalang. Papansinin po natin muli, uulitin po natin. Sa Exodus 28, basahin po natin. Ang sabi doon sa 10 utos, kaya naman nilagay po ito sa 10 utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kung papansinin natin, ito pong word na alalahanin, di ba kapag sinabi mong, Brother Jeff T., alalahanin mo naman yung plancha sa bahay, baka maiwan mo, baka masunog yung bahay natin. Sapagkat kapag sinabi ng ating Panginoon, o kaya naman pag sinabi natin alalahanin, maaari at posible nating makalimutan. Kaya naman, hindi po nakapagtataka na nakasulat doon ay alalahanin at huwag mong kalilimutan ang araw ng Sabat
na itinatag ng ating Panginoon. Pasunod, anim na araw na gagawa ka at yung gagawin ng lahat ng iyong mga gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang iyong anak na lalaki, ni babae niyang iyong aliping lalaki, ni babae ni ang iyong baka, ni ang tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuan. Ganun po ang kumpleto na sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol doon sa araw ng Sabbath. Sapagkat sa anim na araw, ito po yung bakit to kailangan nating sambahin ang ating Panginoon, lalo na sa araw ng Sabbath. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat sa lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala at ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinaka. Ano po ibig sabihin yung pinaka? Pag sinabi po natin pinaka, ito po yung rurok, suktulan at talagang umahabaw. Mga kapatid, pinakabanal ng ating Panginoon ang araw ng Sabbath. Kasunod. Okay, so kung babalik-tanawin po natin yung panahon ni Moises, kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, nung panahon ng mga Israelita, ito daw pong mga Israelita habang naglalakbay, meron daw po sila sa loob ng anim na araw ay makakapulot sila ng mana. Subalit sa ikapitong araw ay hindi sila makakapulot. Kaya naman kapag ka bago yung ikapitong araw ay nakailangan mamulot sila ng doble. So ang sabi po sa Exodus 16:26, anim na araw na iyong pupulutin datapuat sa ikapitong araw ay ng Sabat, hindi magkakaroon. Subalit mga kapatid, alam niyo po yung Friday, hindi man Friday, yung bago yung Sabat, mga kapatid, ay doble yung ipinapaulan ng ating Panginoon na anupat kapag ka sa araw ng Sabat, sila pa rin ay hindi pinagkukulang bagaman hindi sila pinamumulot ng araw ng Sabat sapagkat yung kanilang pinulot bago yung araw ng Sabat ay hinding-hindi napapanis at hindi talaga napanis ang ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong po sa atin, paano ko kaya iingatang banal ang araw ng Sabat? Ako ba ay matutulog na lang sa bahay? Kasi pahinga eh, rest day daw eh. Okay, so ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Sabi sa Leviticus 23:3, anim na araw na gagawa datapuat sa ikapitong araw ang Sabat ay takdang kapahingahan siyang banal na, ano po? Pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Ibig sabihin, sa araw ng Sabat, ito'y tinakda ng ating Panginoon para sa isang banal na pagpupulong. Sama-sama po tayong magpupulong. Sama-sama po tayong sasamba sa ating Panginoon na anupat ito po'y napakalaking kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Na anupat tayong maglalaan ng isang araw sa Panginoon, tayo'y makakatanggap ng mga biyaya mula sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na anupat ang araw ng Sabat ay ating malalasap ng tunay na sarap sapagkat ang araw ng Sabat ay nilikha para tayo'y maging masaya. So mga kapatid, Leviticus 23 verse 3. Kasunod, Ezekiel 20:20, ano pa yung taglay nitong Sabbath? At iyong ipangilin ang aking Sabbath at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito daw po ay isang tanda upang malaman natin na siya yung ating Panginoon. Para po niyan yung tatak po ng Senado ng Pilipinas, mga nawala. Para po yung seal. Kapag may seal, ibig sabihin hindi mo pwedeng pikiin. Ibig sabihin yung talaga ay galing o yung talaga ay sa Panginoon katulad nung kapag kayo gagraduate sa diploma. Di ba? Parang napakabilis naman maggawa ka na lang ng mga pangalan. Tapos lagyan mo na lang mga words na mga pirma. Tapos ikaw nakalagay mo, Doctor of Medicine. Di po ba? Parang madali lang yon. Pero kapag ka ang hinahanap dun sa pag-aklay ay yung ginto, yung mayroong tatak, nung iskwilahan na yung pinanggalingan, pagpapatunay na isang totoo at ikaw ay pag-aari ng school, ikaw ay nag-aral doon sa kolehiyong yon. Ganun din po sa atin pong mga lahat ng tatak, meron pong mga letterhead, lahat po ng mga sign natin ng pagpapakita na yung bagay na yon ay sa atin, yan po ay tatak. At yung araw ng Sabbath, mga kapatid, mga kaibigan, ay isang tanda o tatak ng ating Panginoon. Ito po ay mayroong name na kaya nga po sa
may name, title, and territory. Ang pangalan po ay Lord thy God, title, creator, territory, heaven and earth. Sabi po sa Exodus 28-11. Yan po, parang tatak po yan. Ngayon, mga kapatid, alam niyo po yung tatak. Naalala ko yung kami po ay bata pa. Yung aking mga tiyuhin, may mga sisiw. Napakarami nilang sisiw. At yung problema, yung kapitbahay nila, marami ding mga sisiw. Kaya naman mga kapatid, nakakapagtaka, nung makita ko yung sisiw, mga sisiw ng aking tiyuhin, merong mga putol yung kuko. Pinutulan yung kuko. Tinanong ko ngayon, kasi naawa ako, nakikita ko, pinuputulan yung sisiw. Bata pa naman ako, sabi ko, tiyo, bakit yun naman pinuputulan? Nakakaawa naman, baka mamatay yan. Alam niyo po yung sabi niya sa kanya, kasi kapag ka hindi ko pinutulan ng aking mga sisiw, baka mapalahok doon sa kapitbahay, baka makuha ng kapitbahay, mga Texas pa naman. Mahal yan, iho. Kaya kinakailangan, may tatak talaga yan. Pansinin niyo po yung doon sa labas. Paano niyo malalaman na yung tricycle ay sa AUP umiikot-ikot? Iba yung sa Balibago, iba yung sa AUP. Paano? Ano yung tanda? Sino mga kaano? Sticker? Sticker lang ba? Bukod sa sticker, yung pagkamalayo pa lang, alam mo na, ay, AUP to. Ito yung dumadaan doon sa AUP. Ito yung napakamahal tricycle sa AUP. Ano? Wala kayong nakakano? Wala kayong napapansin? Yung kulay pink, di ba? Pag nakita nyo pa lang na may kulay pink na nakapintura, alam nyo na, ngayon ay tricycle na napakamahal sa AUP. 40 pesos. Di ba? So yun po ay isang tata na nagpapaalala na yun ay, sila po ay asosasyon dito sa AUP, na sila po yung mga tricycle. Kaya po may tanda. Kaya kapag naman dito sa mundo, kapag tayo ay nangingilin ng araw ng Sabbath, kapag kalumingon yung ating Panginoon, yun yung aking mga anak, may mga tanda, sila yung mga may pananampalataya na sumusunod sa akin. So yun po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. So ngayon, malinaw na po ha? Malinaw, ikapitong araw. Wala naman sinabing ika-anim. Sabi doon, ikapito. Malinaw na ang ikapitong araw ay siyang ipinag-utos ng Diyos na ingatan upang ipangilin. Ngayon ang tanong, ano kaya yung ikapitong araw? Baka naman pwedeng Sunday yun, Monday, Tuesday, Wednesday. Ikapito naman ang sabi. Ngayon, patutunayan natin ngayong gabi at huwag kayong kukurap sa inyong mga upuan sapagkat iisa-isahin natin yung mga ebidensya na nagpapatunay ng ikapitong araw ay ano ba? At ano ba yung kinakailangan natin ipangilin sa lahat ng araw na ating kinikilala sa mga panahong ito? Okay. Umpisan po natin. Halimbawa, ganun po kahalaga yung araw ng Sabat. Kapag kayo ay... Tapos ko tuloy. Okay. Ganun kahalaga yung pagpili ng ating Panginoon. Marahil magsasabi naman tayo, bakit kaya ikapito? Lagi na lang yung Panginoon, ikapito. Bakit hindi yung kauna, ikalawa, ikatlo? Pare-pares lang naman yan ah. Mga kapatid, parang yan yung kinakasal. Halimbawa na lang, ito. Kapag ka, halimbawa, maganda yung illustration ng aking kaibigan. Halimbawa, merong isang bata inutusan ng kanyang nanay. Tutoy, ikaw nga'y bumili ng toyo kasi magluluto ko ng adobong manok. Ngayon, itong batang ito, pumunta sa tindahan. Ngayon, pagbalik, may dala-dalang isang supot. Sabi, ano yan? Anak, bakit ano yung dala mo yan? Nanay, Coke po yan. Matamis po yan. Coca-Cola. Bakit yan ang dala mo? Eh kasi po yun, itim din naman yan. Itim din naman yung toyo. Hindi po pwede, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag sinabi nating toyo, toyo lang. Huwag ka nang bumili ng Coca-Cola kapagkat hindi naman naman pwedeng ipang adobo yon. Ganon, kung tayong mga tayo maselan sa pagpili, ang ating Panginoon ay pumipili din ng araw sapagkat ito'y pagsubok sa atin kung talagang tayo ay handang sumunod sa Kanya, anuman ang Kanyang ipag-utos, sapagkat tayo'y nagpapasakop at nagmamahal ng tunay sa ating Panginoon na lumalang sa atin. Okay? Para lang din yung kinakasal. Halimbawa, ikaw ay kinakasal. Ngayon, sabi nung tatay ng mga babae, merong pitong babae na pwede kang pakasalan. Ngayon, hindi mo alam kung dun, alin dun sa pito. Pito kasi sila eh. Ngayon, pumunta na, nagkaroon na ng kasalan. Nakita po natin, may mga seremonyas po yan. May kabayo pang pumipitik-pitik. Mga kapatid, ngayon hindi mo alam kasi kung alin dun sa pito. Sabi nung tatay, basta ipapakasal ko sa iyo yung isa sa pito. Ngayon, ito po ay meron pong taklob, yung belo. Di po ba? Ngayon, ikaw yung lalaki. Ngayon, pagpunta nung babae na ikakasal sa iyo nun, ten, ano pong kata, anong tunog nun? Kalimutan ko na eh. Ten, tama. Okay.
Yung lumalapit na siya, pagbukas mo ngayon, eh yung gusto mo yung bunso, kasi medyo bata-bata pa eh. Gusto mo yung bunso, gusto mo yung ikapito. Pagbukas mo ngayon ng belo, nakita mo yung panganay. Eh ang problema doon sa panganay, matanda na pala, dual citizen na meron na ring senior citizen. Mga kapatid, gusto nyo ba yon? Kung gusto mo yung bunso, eh, paano kung 65 years old na? Eh, gusto mo eh yung mga 25 anyos. Mga kapatid, tunay ng ating Panginoon ay mayroong isang araw na pinili upang ating sundin. Ngayon ito po ay ating pag-aaralan at iisa-isahin ngayong gabi. So ang tanong, isang malaking tanong, katanungan sa ating, lalo na doon sa aming mga bisita, alin ba ang ikapitong araw? Alin ba ito? Okay, umpisa natin. Ebidensya number one. Okay, huwag kayong kukurap. Una, sa kalendaryo. Sino po sa inyo mayroong mga kalendaryo sa inyong mga room? Meron naman siguro, di ba? Yung mga ine-X-X nyo. Kapagkatapos na itong araw na ito, X, 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 X. Di ba? Alin doon yung ikapitong araw? Okay, alin po doon yung ikapitong araw? Sino po makapagsabi? Sa lahat ng kalendaryo, Saturday, okay. So isa pong patunay na maging doon sa kalendaryo na ating ginagamit sa panahon ngayon, ang ginagamit pa rin ay doon yung ikapito ay Seventh-day Sabbath na walang iba kundi ang Sabado. Bakit ang Sabado? Sapagkat ito talaga yung araw na ikapito. Kasunod, sapagkat yung Saturday ay kinikilala natin bilang holiday. At ito namang Sunday ay kinikilala natin bilang holiday. Yun po yung pagkakaiba kahit nung unang panahon. Ano po yung ibig sabihin ng holiday? Noun, day of observance, festival, feast day, fithay, fiesta, anniversary, jubilee. Pangalan po yun na, jubilee. Mga kapatid, ito pong holiday ay parang isa pong anniversary, isa pong pagdiriwang, subalit hindi naman sinabi na yung holiday na yan, yung banal na araw ng ating Panginoon. Ngayon, may mga nagsasabi sa atin, marahil pagka na-research nyo, Brother Juby, napalitan na yan. Alam nyo ba nung Royal Greenwich Observatory, Greenwich sa England, nagkaroon ng konting pagbabago doon sa petsa ng ating kalendaryo. Ngayon, tingnan po natin, ito po yung sapagkat nung unang panahon ay nagkaroon po ng pagpapalit ng kalendaryo mula doon sa Roman calendar patungo doon sa Gregorian calendar. At ito po yung ginawa. Yung Thursday na may apat, yung best petsa, nasa halip na lima yung kasunod ng apat, naging 15. Subalit kung ating papansinin ng mabuti, ito pong numero lamang yung napalitan, yung petsa lamang. Subalit yung Thursday, Friday, Saturday, ganun pa rin. Ibig sabihin yung kasunod po ng Tuesday ay Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ganun pa rin. Wala pa rin ipinalit doon sa pagkakasunod-sunod ng araw maging doon sa napakaraming mga pagsasaliksik. So malinaw po. Una, ebidensya, kalendaryo, kasunod. So ibig sabihin yung ating pong Saturday, yan po ang appointment natin para sa ating Panginoon. Ngayon, parang Brother Juby, kulang yata yun, nakalendaryo lang yan. Parang di tayo sigurado dyan eh. Okay, kasunod. Pangalawa, pag-aaralaman po natin yung wika. Ayon sa mga wika, 105 na mga wika sa mundo ay gumagamit ng salitang Sabbath sa ikapitong araw. So, napakarami, tingnan nyo po. Marami daw yung gumagamit ng salitang Sabbath. Tingnan po natin. Halimbawa, ito pong Greek ay Sabbathon. Ang meaning po niyan ay Sabbath. Sa Spanish ay Sabado, Sabath, Portuguese Sabado, Italian Sabato, French Samedi, Sabtag, Sabota, Sabota. Tama ba? Shambin, Shambat, Shabit. Diba? Iba't ibang mga wika. Kaya naman mga kapatid, dito po sa atin pong Pilipinas, tayo po ay nasakop ng Espanyol, Spanish sa loob ng 330 plus BC. Kaya naman nahiram natin yung araw nung kanila pong ilang pong wika. Halimbawa, ito pong upuan. Anong tawag po dyan? Upuan? Tama po ba? Silya. Hindi po silya yan. Ang tawag po dyan ay salungpuwit. Yun pong pintana. Yan po ba'y Tagalog? Hindi. Ang Tagalog ay durungawan. Di ba yung lamesa? Yan po ba ay lamesa? Yan po ay hapagkainan. Hiniram lang natin yung salita ng mga Espanyol na ito po ay galing sa kanila. Kaya naman yung araw ng Sabbath, nang sabi sa Spanish ay Sabado, kaya naman ang atin pong Sabbath, ang ibig sabihin ng Sabado sa kanila ay Sabbath,
Yung ating araw ngayon, ang tawag po doon ay Sabado, hiram doon sa wika ng mga Espanyol. Hindi mo po pwedeng sabihin na, Brother Juby, hindi po pwedeng sabihin na yung tubig o kaya yung chair ay bangko. Bangko din yan. Mga kapatid, Englishman, paiba-ibahin mo man yung ibig sabihin niyan, yung lingwahe ng ginamit dyan, iisa pa rin. Kaya naman yung Sabat po natin, anuman yung lingwahe na gamitin nila, Sabat pa rin yan. Yung Sabado, sa Spanish, ganun din, Sabado. Sa atin pong mga Pilipino. Okay, so malinaw po yan. Language. Nasang, ikaano na po tayo? Ika-apat. Apat na ba? Ikatatlo. Okay, nakikinig si ate. Ikatatlo. Kung tayo po ibibisita sa memorial, ano tawag sa library natin? John Lawrence Detweiler Memorial Library. So, promotion po yon. Kung kayo ibibisita, tingnan nyo lahat ng makikita nyong mga dictionary at papatunayan ng mga dictionary mismo sa inyo kung ano ba yung ikapito, yung ikapitong araw. So, ang sabi po sa Webster's Dictionary, Sunday ay Sunda, the first day of the week. Monday, Munda, the second day of the week. And Saturday, the seventh day of the weekly cycle. Ibig sabihin, maging dito sa kahit saan man kayo pumuntang mga dictionary. Ang araw ng Sabbath ay walang iba kundi yung Sabado sapagkat ito'y yung ikapitong araw na kailanman ay hindi talaga ipinalit sapagkat ito yung iniutos ng ating Panginoon. Ngayon, hindi pa kayo magtatanong pa siguro yung ating mga kaibigan. Hindi pa sapat, Brother Juby. Dagdagan mo pa. Sige pa. Mga kapatid, pang-apat. Kaapat na ebidensya. Sino po sa inyo nakakita na itong libro na to? Sayang, di ko nadala yung libro ko. Meron akong napulot nito dati. Mukhang naiwala ko na. Pasyong mahal. Araw, taong-taong singkad. Ito po'y binabasa ng ating mga kaibigang Katoliko. Kahit nga dyan po sa puting kahoy, nung ako'y bata pa, sapagkat ako po'y lumaki dyan, meron po silang meron sila dyan binabasang pasyong mahal. Noong nakarang linggo, ano po yung nakarang nangyari noong nakarang linggo? Yung Santa, ang tawag doon? Santa, Semana Santa, tama, Semana Santa. Binabasa po nila ito taon-taon. At mapapansin nyo naman ano po yung sinusulat doon, lalo na yung matatanda. At iba-iba daw yung mga tono niyan. At ngayon, mapapakinggan nyo yung tono ko. Ito po, ay huwag nyo na lang sabihin doon sa mga kaibigan natin, baka sabihin na iniipa ko yung tono. Pero ito yung aking sariling tono. Okay, kanya-kanya lang po yan. Ang importante, nababasa natin, may kanya-kanya po silang tono dyan. At sa Genesis na libro'y nalalaman ay ganito, nang lalangin nitong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Pasensya na po mga kapatid. Pakinggan nyo po yung aking sinasabi, tinitiyo. Pinotoo at sinisyasat ng Santa Iglesyang Dilagang sa Genesis na sulat, ani ay pawang sapat at Diyos ang nagpahayag. Anim na araw ay bago niyari nitong mundo, sampu ng gawin ng tao ay nagtahan sa ikapito. Itong Diyos na totoo. Di ba? Ano po yung sabi? Mga kapatid, mga kaibigan, nagtahan sa ikapito. Bakit ikapito? Taon-taon nilang ginagawa. Pero ikapito, hindi pa rin nila ginagawa yung Sabado na kinakailangan na ipangilin yung ikapito. So malinaw po yan, mga kapatid, nakakapagtaka naman. Diba? So malinaw na yung ikapito ay galing sa ating Panginoon. Okay, kasunod. Meron pa pala. Ay, hindi yan. Highlight lang yung araw ng Sabado. Ibig sabihin, kahit sila nung una talaga ay ginagamit yung Sabado, alam niyo po, mayroon talagang nangyari na pagbabago. Meron po kami paksa dyan, pero wala na po tayong panahon sa susunod na lang. Siguro pwede niyong ibuhat sa ating mga officers dito sa Ministerial Association. Pwede niyo silang puntahan at tanungin sila bakit kaya napalitan ang araw ng Sabbath mula sa Sabado patungong Linggo. Sapagkat yan po ay historically, meron po yung patunay kung bakit yan napalitan. Okay. Kasunod. So tapos na tayo sa pasyong mahal, tapos na tayo sa kalendaryo, tapos na tayo sa Webster's Dictionary, tapos na tayo sa mga lingwahe. Ngayon naman, ano po yan? Sa Biblia. Titingnan po natin sa Biblia. Noong namatay yung ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung nangyari. Ang sabi sa Lucas 23:74,
At noy araw ng paghahanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Ito po yung panahon na namatay yung ating Panginoon. Yun daw po'y araw ng paghahanda at nalalapit ng Sabat. Kasunod, si 10:5. At ang mga babae nagsisama sa Galilea at nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paanong nakalagay ng kanyang mga bangkay. At sila ay nagsiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at ng mga engwente. Kwento. At ng araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa utos. Sang-ayon sa utos. Sila ay nagpahinga ng araw ng Sabat at pagkatapos ng araw na iyon, ng kinaumagahan, tingnan po natin, natapuat ng unang araw ng Sanligo, pagka umagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Pagkatapos po noong araw ng Sabat, pagka umagang-umaga, mga kapatid, ay sila po ay, ano pong sabi doon? Unang araw ng Sanlinggo. Sila'y naparoon, sila'y nasa libingan na may mga dalang pabango na kanilang mga inahanda at nasumpungan nilang inaigulong na ang mga bato. Ang Panginoon ay nabuhay na nung araw, nung unang araw ng isang linggo. So yun po. So mga kapatid, kaya naman dito po sa Pilipinas, tamang-tama, nung nakarang linggo lamang, ito po yung ating po kinikilalang araw ng paghahanda, yung Biyernes Santo. Kapag yung mga tatanda, kapag may nakitang nakasimangot, Sister, huwag ka nakasimangot, parang Biyernes Santo ngayon. Naalala ko po yung kami kasama ng aking mga magulang, papunta po kami doon sa Silang. Meron pong seminar doon nung araw ng Biyernes. Yung pong araw ng Biyernes na yon, todo-todo nung sa po, kasi madilim po, todo-todo yung ano, yung anong tawag doon? Traffic enforcer. Barangay Tanon siguro yon, sabi, Brad! Nagulat kami, bakit kaya ito yung lalaking to, ganyan ng ganyan, parang maghahamon yata ah. Pero mga kapatid, yun pala, meron palang dadaan na isang prosesyon. Meron palang dadaan na isang prosesyon, yung po ay Biyernes Santo. Meron ako nakita doon na merong isang santo, hindi man santo, ay si Jesus. Mukha ni Jesus, ito po ay statua ni Jesus na nakahiga, na parang patay. Sapagkat sa araw ng Biyernes Santo, dito namatay ang ating Panginoong Jesus. Yan po ay Biyernes Santo. Ano po yung pagkatapos ng Biyernes Santo? Pagayata dyan, wala yata palabas sa TV. Naalala nyo yun? Di ba? Yan po yung araw ng Sabat. Yung Sabado de Gloria. Yun, kaya nga po ang sabi Sabado de Gloria, mula sa salitang Sabado, doon po nagpahinga mismo yung mga Maria. Doon po sa Sabado, sapagkat sang-ayon sa utos ay kanilang ipinahinga ang araw ng Sabat na walang iba, kundi ang 7th araw, ang araw ng Sabat. Malinaw po ba? Okay. Tapos pagkasunod doon ay mayroong unang linggo. Linggo ng pagkabuhay na kinikilala ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid. Ito yung linggo na kung saan ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. Kaya mayroon po yung natatanging pagsasamba sila, pag-araw ng linggo. Yung lalo na yung kami po ay galing sa Calaca, Batangas. Meron po itong ano, meron itong napaka sa isang munisipyo, punong-puno ng tao, noong linggo ng pagkabuhay. So malinaw, alin po yung araw ng Sabat? Yung 7th araw ng Sabat, alin doon? Anong araw po? Sabado. So malinaw po na maging sa Biblia, maging sa kalendaryo, maging sa mga webs, ano tawag doon? Dictionary, maging sa isa pa, yung isa pa, lingwahe. Ang Sabat, ang 7th araw ay walang iba kundi ang Sabado. Tama po ba? Okay. So madiin po 'yon. Tandaan po natin sa ating isipan. Ayun, sinasabi, binago na naman ng ating Panginoon yan, yung bumaba dito si Jesus sa lupa. Binago na yan, kapatid. Buksan po natin ang Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirayin ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirayin, kundi upang ganapin. Ang ating Panginoon daw po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagpunta dito hindi upang tanggalin, hindi upang ibahin, kundi upang ito'y ganapin, pagtibayin, at ipag-alala sa atin yung kahalagahan ng araw ng Sabat na kanyang itinatag mula pa lang noong paglalang. So yun po'y malinaw. Sabi, maging si Jesucristo, sinasabi natin, si
si Jesus Christ ba nangilin ba ng araw ng Sabbath? Tingnan natin. Sabi sa Lucas 4:16, at siya'y napanasaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, hindi ibig sabihin kapag napadaan lang siya doon, alam na niya. Hindi napadaan lang kasi kaugalian ibig sabihin palagi. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath at nagtindig upang pumasa. Mga kapatid, ito pong ang ating kinikilalang Panginoong Jesus na nagtatag ng Kristyanismo ay nangingilin ng araw ng Sabado sa ikapitong araw, ang araw ng Sabbath. Di po ba? Okay. At sinabi niya sa kanila sa Marcos 2:27, kanilang ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao at di ang Sabbath ng dahil sa tao. Ginawa daw po ang Sabbath dahil sa tao. Sino po sa inyo ang hindi tao? Pakitaas nga po ng kamay. Lahat naman siguro sa atin tao, di ba? So ibig sabihin, ang araw ng Sabbath na tinatag ng ating Panginoon ay para sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga tao, kahit yung mga foreigner, lahat sa iba't ibang bansa, yan po ay dapat mangilin ng araw ng Sabbath sapagkat ang araw ng Sabbath ay para sa ating mga tao. Maging yung ating pong mga apostoles. Ang sabi sa Gawa 17:2, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabbath ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. So maging ito pong si Pablo, mga kapatid, mga kaibigan, ay nangilin din ng araw ng Sabbath. So hindi lamang yung ating Panginoong Jesus, maging yung kanyang mga alagad ay nangilin ng araw ng Sabbath. So malinaw na po. Ngayon, siguro magtatanong tayo, kapatid, dun ba doon sa ikalawang langit at lupa ay atin pa rin ipapangilin ang araw ng Sabbath? Tatanong siguro natin. So, maging doon pala sa bagong langit at bagong lupa ay ipapangilin pa rin natin ang araw ng Sabbath. Ang sabi sa Isaiah 66:22, sapagkat kung papaano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikahin ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ibig sabihin, sa ating hinihintay nung tinatawag po natin na tema na almost there, dun po sa hinihintay natin na pangako ng ating Panginoon, ay meron pa rin araw ng Sabbath na tayo'y ipapangiling. Okay na po ba? Kayo po ba antok na? Tutuloy pa natin. Okay, malapit na. Sabi sa Isaiah 66:23, at mayayari ang mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago'y paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko. Ibig sabihin, doon sa bagong langit at sa bagong lupa ng ating Panginoon, lahat daw po ng tao ay mangingilin pa rin ng araw ng Sabbath. So simula doon sa panahon ni Adan, patungo doon sa panahon ni Moses. Mula sa panahon ni Moses. Yan. Patungo doon sa panahon ni Jesus, kanila pa rin ipinapangilin ang araw ng Sabbath. At mula sa panahon ni Jesus, patungo doon sa panahon ng mga disipulo, at mula sa mga disipulo hanggang doon sa panahon ng bagong iglesia, ng batang iglesia, ay ipinapangilin pa rin nila ang araw ng Sabbath. Na walang iba kundi ang araw ng Sabato. Kaya naman ang sabi sa John 14:15, kung ako ay iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. Kung talagang ating iniibig yung ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng kusang loob na pagsunod sa anumang kanyang inuutos. Nanupat nalaman natin ngayong gabi kung gaano kaimportante ang araw ng Sabbath. Nawa ito po ay maging leksyon sa atin na ating pahalagaan ang araw ng Sabbath sapagkat ito po ay pagpapakita ng ating tipanan sa ating Panginoon na siyang naglalang sa atin. Ang sabi nga sa isang kasabihan, ano ang panahon? Ano ang pag-ibig kung wala ang panahon? Ano ang panahon kung wala ang pag-ibig? What is time without love? And what is love without time? Di ba kapag kayo ay may mahal sa buhay, hindi naman po pwede, basta i-text nyo na lang. Regaluhan nyo na lang. Kinakailangan natin ng time. Quality time. Di po ba? So ganun din yung ating manlalalang. Kinakailangan din natin ng quality time sa kanya. Nang sabi ng ating kapatid kanina, ito po yung exact date natin sa ating Panginoon. Okay.
Ano ang masasabi ni Kristo sa mga sumasamba sa Kanya ngunit hindi binago ang Kanyang kautusan? Mateo 15:9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So ito po yung nangyayari sa atin. Sinasamba nila, iniba nila yung ikatatlo nang sabi doon ay manggilin ka kung linggo at araw na dapat ipangilin. So napalitan na po. Sapagkat ang sabi sa Santiago 2:10, sapagkat sinumang gumaganap ng kautusan gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So pwede ba yon, Brother Juby, na isang sabat lang naman yung aking hindi nasusunod eh. Lahat naman nasusunod ko yun eh. Pero mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag kay ikaw ay natitisod sa isa, ay nalalabag mo na ang lahat. Sabi sa Lucas 16:17, lubhang magaan pang mga wala ang langit ang lupa kaysa mahulog ang isang tuldok o isang kuldit sa kautusan. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ay napakahalaga talaga yung kanyang iniutos sapagkat kahit man lang isang wit o isang tuldok ay hindi natin dapat tanggalin. Ang nasasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanila. Mga kapatid, kapag tayo ay nagpapakita at tumatawag sa ating Panginoon, subalit yung ating namang pagsamba, yung ating pagsunod ay hindi nakasang-ayon at taliwas pa nga sa sinasabi ng banal na kasulatan, tunay mga kapatid na wala pong liwanag sa atin at tayo po'y tinatawag na mga sinungaling. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ay Panginoong Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So hindi po pwedeng sabihin na lahat ng mga ng paninampalataya, lahat ng relihiyon na yan, papuntayan sa langit. Mga kapatid, ngunit kapag ka yung iyong reliyon, yung iyong pananampalataya ay nagtuturo sa iyo ng kautusan ng ating Panginoon ay hindi na kinakailangang sundin, yan po ay hindi galing sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay nagnanais na tayo'y sumunod sa Kanya at niwawalan ninyo ng kabuluhan ng salita ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling sabi. May mga nagsasabi, kasi galing pa yun sa mga ninuno ko. Yan ay, yung pananampalataya na yan ay naman ako pa doon sa lolo ng lolo ko yan. Mga kapatid, kapag tayo naniniwala ng mga salit-saling sabi na hindi nagmumula sa banal na kasulatan, ang sabi po doon ay walang kabuluhan ng salita ng Diyos sa atin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, mga kapatid. Hindi po mahirap ang pagsunod sa ating Panginoon. Hindi mahirap mangilin ng Sabat. Bagkos ito pa nga yung magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ito pa nga yung magbibigay sa atin ng pagpapala, yung ating pagsunod sa araw ng Sabat. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan, kung tunay mong iniibig ang ating Panginoon, ay tayo'y susunod sa Kanyang ipinag-uutos. Si Jesus ay laging umakay sa pagsunod, katulad ng isang tupa, na nais niya na Kanyang mga anak, na Kanyang mga tinubos, na mga anak na naligtas na, ay sumunod sa Kanya at magmana ng kaharian doon sa langit sapagkat tunay mga kapatid na tayo'y nalalapit na doon sa almost there. Nalalapit na tayo sa panahon ng pagtubos. Pagtubos ng ating mga kaluluwa ay nandun na doon sa langit. Yung isang kabuuan ng pagtubos ng ating Panginoon. Di ba inyo pong nai-imagine yung kaligayahan ng mga araw na yon? Nang pagdating ng ating Panginoon doon sa langit? Na siya ating sasalubungin na tayong lahat ay mangingilin doon sa langit na ating inaasam-asam. Ngayon mga kapatid, nais ko pong hilingan yung ating apilso at atin pong pagmuni-munihin yung atin pong napag-aralan ngayong gabi at ating isapuso yung kahalagahan ng ating pagsunod sa ating Panginoon.
us wait for that glorious day when Christ will come. Hold on, God's children, we're almost there. Mga kaibigan, noong nakaraang gabi ay patuloy nating napag-aralan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Nasaksihan natin yung kanyang pagliligtas sa atin. Nanupat yung kanyang pinakamamahal na anak ay nakahanda niyang ibigay sa atin upang tayo tubusin at hindi tayo iwanan at bigyan tayo ng pag-asa na sa mundong ito, bagaman may mga luha sa ating mga mata, na bagaman tayo nakakaranas ng paghihirap, bagaman tayo nakakaranas ng pagkahiwalay sa ating mga mahal sa buhay, bagaman meron tayong mga pagkakasala na nupat ito po yung pumapatay sa atin, nagpapahirap sa ating buhay, ipinakita ng ating Panginoon na hindi niya tayo pinabayaan. At kailanman ay hindi niya tayo kinalimutan. At nasaksihan natin yung kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nanupat maging yung kanyang buhay, yung kanyang dugo ay inialay para sa atin upang tayo lamang ay maligtas na sa kabila ng lahat ng ating pasakit at pahirap ay mayroong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mayroong pag-asa sa buhay na ito. Ngayon na nakita natin yung kanya pong araw ng Sabbath na ibinigay para sa atin. Ibinigay upang tayo magkaroon ng katampatang pagsamba sa kanya na ito po'y magpapalakas sa bawat isa sa atin. Naglaan siya ng isang araw ng Sabbath na ikapito ng araw ng Sabado upang ating ipangilin. Di ba't napakaganda mga kapatid, mga kaibigan, na sundin natin ang ating Panginoon. Sundin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon ang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Nais ko pong hininga ng bawat isa sa inyo na nagtatalaga na tumayo at lumapit dito sa harapan. Ang nagtatalaga ng kanyang buhay na simula ngayon na aking lalo pang napag-igting yung aking pagkakilala sa araw ng Sabbath ay ngayon ay aking sisikapin itong pag-ingatang banal sa harapan ng ating Panginoon. At sa huli hanggang sa wakas ng aking buhay ay mananatili akong tapat at totoo sa ating Panginoon upang kung dumating na ang araw na pinakamapalad sa atin, ay sama-sama tayong sasalubong sa ating Panginais. Ko po kayong hilingan na tumayo at mapit dito. Pakituloy nga po, Miss Giannis. Okay, salamat. Okay, so nais ko po kayong tawagan. Lahat po na nagsasabi ngayon na bago ngayon itong aral na aking natutunan at ngayon na naintindihan ko na, ngayon na nalaman ko na yung kahalagahan ng araw ng Sabbath, nais ko na siyang ipangilin. Nais ko nang magtapat sa Panginoon, maging totoo sa Kanya hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Nais ko po kayong hininga na lumapit dito sa harapan. Huwag po kayong mahiya. Lakasan niyo ang inyong loob. Sapagkat ang katanungan na ito ay nais na marinig ng ating Panginoon. Ang inyong pagtatalaga sa ating Panginoon. Salamat kapatid sa iyong pagtayo. Salamat kapatid. Salamat po sa inyong pagtayo at nagpapakita kayo ng pagpapahalaga sa araw ng Sabbath. Nagsasabi kayo sa Panginoon na Panginoon, kayo lamang ang tangi kong sasambahin hanggang ako'y nabubuhay. Salamat mga kapatid sa inyong pagtayo. Nawa ang ating pagtayo nito ay pagpapakita na mula sa ilaliman ng ating mga puso ay ating nararamdaman at ating nakikita ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay na anupat ibinigay niya ang araw ng Sabbath upang magkaroon tayo ng kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat tayo po yung mga para isang panalangin. Dakila at makapangyarihan namin Panginoon, tunay na aming nasaksihan ang inyong patotoo sa pamamagitan ng inyong banal na spirito, sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ay aming nakita ang kahalagahan ng araw ng Sabbath. Nanupat ng aming maranasan ng pangingilin ng araw ng Sabbath na nagbibigay ng pagpapala, na nagbibigay ng kalakasan sa aming pang-spiritual na pang-nabuhay. Panginoon, ngayon ay marami po kami ditong nakatayo sa inyong harapan ngayon. Nanupat ng aming malaman muli ang kahalagahan ng araw ng Sabbath ay nagnanais po kami, Panginoon, na ibigay ang buong buhay namin sa inyo ngayon sapagkat hindi po namin alam ang kinabukasan at ang aming buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip ay para sa inyo lamang, Panginoon. Nawa sa gabing ito ay bigyan niyo po kami punuin ng inyong banal na spirito na simula ngayon ay bibigyan niyo kami ng lakas na ipangili ng araw ng Sabbath
ang ikapitong araw, ang araw ng Sabado, upang kayo'y maluwalhati at mas lalo po naming maalaman na kayong aming manlalalang, upang kung dumating na ang panahon na inyong itinakda upang kami dalhin dyan sa langit na bayan, ay magkaroon po ng tunay na kapahingahan ng aming mga puso, na nupat mayroong tunay na kasiyahan, wala ng luha, wala ng pasakit, wala ng kahirapan, ang kami po'y mamumuhay lahat sa piling ng aming maibigin at hindi nagpapabaya na Panginoong makapangyarihan sa lahat ang aming Panginoong Jesus. Lahat po ng ito'y aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen.